inyong mapapakinggan ang programang Know Your Bible. Alamin ang inyong Biblia. Hatid sa inyo ng World Radio International and is supported by Church of Christ. Narito na si Brother Daniel Oliva. Magandang umaga po mga kaibigan at mga kapatid. Dito na naman ang programang Alamin ang inyong Biblia. Know Your Bible Program, hatid po siya ng World Radio International through White Sparrow Road Church of Christ and West Monroe, Louisiana, USA. Inyo po lingkod na bibigyan ng mensahe, Brother Dan Oliva. Ito na po ang second Sunday of the month of September, September 10, 2023. At ang ating pong pag-uusapang paksa ay pinamagatan ko sa Wikang English, Pop-Up Knowledge Person and Analysis. At ang ating pong teksto ay based on 1 Corinthians chapter 8 verse 1 and 2. Mamaya po babasahin natin yan pati sa wikang Pilipino. At bago yan, we'd like to acknowledge our brothers and sisters who are supporting us dito sa World Radio International na broadcast natin dito po sa Baguio every Sunday. Marinig nyo every Sunday dito po sa DWRA JMA Radio Barangay 92.7 FM Sunday from between 5 to 6 o'clock in the morning. At of course, nasa YouTube po tayo. We'd like to greet our brothers and sisters listening in Baguio. Brother Carlos Garcia sa Rainbow Subdivision. Yan po sa Itugon Binget, mga Balawas and Capsula Family sa Abra, San Juan Abra. Sister Miriam Tasis sa Anda, Pangasinan. Of course, si Sister Joseph Enoria at lahat ng mga kapatiran all over the Philippines and all over the world. We'd like to mention especially our partners, Christian World Ministry, Art Madlain, Terry Dennis, James Gatoriano, John Jeffrey, at Deborah Quinones Marcos sa Metro Manila. Would like to acknowledge our longtime co-partners and sponsors, Brother June and Sister Dina Kaugiran of Metro Manila Congregation. Binabati natin ang mga taga-Caloocan mga kapatiran, kapatid na Alex Dabuan, Francis Dibulus, Giselle Soteo, of course, Badyun family, and the rest of the congregation in the Caloocan City. Would like also to acknowledge our brothers and sisters in Canada, Brother June and Sister Rose Ontalasco sa Italy, Sister Anna Danielle, yan din po sa California, Ed and Sister Beulah Lauder, mga kapatiran dyan sa Canada and other places, dyan sa Jeddah, kapatid na Jonathan Sareno, Henry Katig, Grace Tuanyo, and of course sa Pangasinan, Lingayen. We'd like to acknowledge Brother Greg, Sister Luz Manuel sa Lingayen, Pangasinan, sa Dumalandan, kapatid na Hilda, Sister Jenny Flores, at ang mga ACU boys, mga kapatiran dyan sa Dumalandan, Pangasinan. Would like also to acknowledge my sister in Cebu, Sister Evelyn, ang kanyang anak na si Neil Imperado, taking care of the school his father used to manage, yung Christian PIBS, Philippine International Bible Studies or School, and of course sa Iloilo Congregation, kapatid na Arvin Tuanyo, si Noel Dayao, Noel Daplas, Brother Eddie Miranda, kapatid na Nards and Biwing Tuanyo dyan po sa Dao Capiz. Now dumako na po tayo sa ating pagbabasa sa ating teksto sa 1 Corinthians chapter 8 verse 1 and 2. Ito pong ating subject, pop-up knowledge person and analysis based on 1 Corinthians chapter 8 verse 1 and 2. Hindi na po natin babasahin yung unang part. Sabi ni Apostle Paul dito sa English, using another version, we know that all of us possess knowledge. This knowledge pops up, but love builds up. And if anyone imagines that he knows something, he does not yet know as he ought to know. 1 Corinthians chapter 8 verse 1 and 2. Sa wikang Pilipino po ay babasahin natin ang sinabi ni Apostle Pablo sa 1 Corinto kapitulo 8 talatang 1 at 2. Ganito po ang sa dito sa wikang Pilipino.
Alam nating may kaalaman tayong lahat. Ang gayong kaalaman ay nagbubunsot sa tao upang magpalalo. Ngunit ang pag-ibig ay nakapagpapatibay. Ang nag-aakalang may nalalaman siya ay hindi pa nakakaalam ng dapat niyang malaman. Yun po yung ating pagbabasa sa English at saka sa Filipino version. Now let's go to our introduction. 1 Corinthians chapter 8 verse 1 to 13. The Apostle Paul was discussing the danger of having knowledge without love. So kung babasahin po yung 1 Corinto chapter 8. And of course, isama mo na lang doon yung 1 Corinthians chapter 13. The Apostle Paul was talking about the danger of having knowledge without love. Kahit may kaalaman ka, kung wala ka namang pag-ibig sa Diyos, sayang lang at walang kabulan. Yun po yung discussion doon sa 1 Corinthians 13. But dito po sa 1 Corinthians chapter 8, sinabi ni Apostol Pablo na may mga taong may kaalaman. Sabi niya dito, may kaalaman sila at ang kaalaman nilang ito ay nagpapataas ng kanilang pag-iisip, ang kanilang sarili. At yun po ay nagbibigay o naghahatid sa kanila para maging palalo sila. Yun po yung sinabi niya dito sa chapter 8 verse 1 and 2. May kaalaman tayong lahat, ang gayong kaalaman ay nagbubunsot sa tao upang maging palalo. Ngunit ang pag-ibig ay nakakapagpatibay. Ang pag-aakalang may nalalaman siya ay hindi pa nakakaalam ng dapat niyang malaman. Yun po ang sabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinto kapitulo 8, talatang 1 at 2. So ito po yung pag-uusapan nating umaga. This is a problem of today's preachers and teachers of God's Word. Ito po ay problema ng mga nagtuturo at nangangaral ng salita ng Diyos. So, having acquired knowledge and experience, some have become proud. So, yung iba, dahil sa karanasan nila, sa pangangaral, kating kaalaman nila, ang resulta po ay nagiging palalo, nagiging mayabang, nagiging mapagpataas sila. So, akala nila, alam na nila ang lahat ng bagay tungkol sa salita ng Diyos. So, sa ating pong discussion sa umagang ito, I would like to treat this in four ways. Number one, this lesson will analyze the following points. Number one, what is pop-up knowledge? Why do people with knowledge become pop-up? Number three, the real results of having knowledge that pops up. And number four, the remedy for knowledge pop-up people or persons. So ano po ibig sabihin ng pop-up knowledge, yung nasobrahan sa kaalaman? Bakit ang mga tao na sobra sa kaalaman ay nagiging palalo, nagiging mayabang, nagiging mapagmataas? Number three, ano po ang resulta, masamang resulta kung puro ka nalang kaalaman? Lumalaki ang ulo, nagiging palalo, nagiging mamataas. Ano po ang evil results? Ano po ang resulta niyan? At pang-apat na parte ng lesson ay ano po ang remedyo sa mga taong sobra ang tingin sa sarili na sila ay mataas, magaling, at halos lahat ay alam na nila. Yun po ang kanilang ating pag-ausapan sa umagang ito. There are four parts of the lesson. Now, let's go to our discussion of what is pop-up knowledge. Ano po ang kaalaman na parang nasobrahan sa hangin, nasobrahan sa pagiging palalo, nasusobrahan sa palaging mapagmataas? And pop-up knowledge, when opposed to edified, implies tearing down or destroying someone or something. So, ang isang tao, na pag nasobrahan na siya ng kaalaman, akala niya, alam niya na lahat, ito po ay kabaliktaran ng kaalaman na nagpapatibay. So, there is a knowledge that makes people encouraged, makes people love and edified, nabibuild up sila, pero meron din kaalaman na ang binibuild up yung taong may kaalaman lang. So, in other words, knowledge pop-up person builds himself up, pero yung ibang tao, winawasak niya, sinisira niya, tearing down or destroying something or someone. So yun po ang resulta ng taong masasabi nating sobra ang kaalaman. In other words,
Pride has the power to corrupt the possessor of knowledge. So sabi ng isang statement, ang kapalaluan ay pwede mong magiging kapangyarihan para wasakin ang mga taong sobra ang kalaman at kulang sa kalaman. So ulitin po natin, pride has the power to corrupt the possessor of knowledge. So pag sobra ang kalaman, sobra na ang knowledge, nagiging corrupt, nagiging pag-iisip niya po ay siya na lang. He knows everything. Sa English, ang tawag po nila dyan ay smart aleck person. Synonyms for pop-up are arrogant, sabi ka English na, boastful or inflated with pride. So pag pop-up na isang tao, sobrang yabang, sabi niya dito, inflated with pride. Alam niyo yung gulong, pag nilagyan mo ng hangin, yun po yung tinatawag nila sa English na inflated, na sobrang punong-puno ng hangin. So yun po yung tinatawag nating pop-up person. Pop-up because of his knowledge. Ano pang ibig sabihin ng salitang pop-up? Well, in English, it means to pop up someone is to talk a lot about how excellent he is. So pag sinabi mo yung isang taong pop-up person, pinupuri mo siya. Sabihin mo, ah, napakagaling mo. Alright? To praise someone more than he deserves. So ang nangyari kumisan, yung mga tao, sobrang puri sa isang tao na hindi naman talaga para sa kanya yung kapurihan na yun. So in other words, parang naispoiled siya. Sobrang-sobra ang puri. So an eligible person becomes pop-up when he is praised more than what he deserves. So anong nangyayari? Kung sobrang papuri ang nangyayari sa kanya, binibigay sa kanya, lumalaki ang kanyang ulo. At yun po ang resulta. A knowledge, pop-up knowledge person. Now let's go to the second part. Why do people with knowledge become pop-up? Bakit ang mga taong may kaalaman ay nagiging mayabang, mapagmataas, palalo, o baga parang nasobrahan sa hangin? When one has knowledge only, it will lead to pride, for knowledge alone's pop-up. Yun po sabi ni Apostle Pablo. Kung mayroong kaalaman ng isang tao, ito po ay nagre-resulta sa kapalaluan, kayabangan, pagiging palalo. Sapagkat knowledge alone pops up. Kaalaman lang meron ka, wala ka naman pag-ibig, ito po ay talagang nagbibigay ng tinatawag na kapurihan sa isang tao. So just like the Pharisee, the pop-up person will gather his intellectual robe and pray. So katulad ng isang Pariseo, ang isang taong sobra sa kaalaman, anong mangyayari? Well, sa kanyang panalangin, ganito ang sasabi niya, Panginoon, Lord, I thank you that I'm not like other men, ignorant, uneducated, or without knowledge. So ang kanyang panalangin parang ganito, Panginoon, salamat po na hindi ako katulad sa mga ibang tao, ignorante, hindi edukado, at walang kaalaman. So parang ganun yung kanilang panalangin. And then he would also say, I read my Greek Bible every day, and I can defeat other preachers in any discussion, personal or online. So sabi niya, binabasa ko ang aking Biblia sa wikang Griego araw-araw, at pwede kong talunin ang mga mangangaral sa iba-ibang grupo, iba-ibang denominasyon. Kung kahit anong discussion, anong pasa, kaya ko silang talunin, whether personal man or group chat or online. Yun po ang sasabihin ng isang taong nasobrahan sa kaalaman. Well, the Apostle Paul said in 1 Corinthians chapter 13, verse 2, sabi ni Paul, if I have prophetic powers and understand all mysteries and all knowledge, but have not love, I gain nothing. So sabi ni Pablo, kahit meron akong kapangyarihang magbigay ng mga hula, at malalaman ko at mauunawaan ko ang lahat ng mga hiwaga o misteryo sa mundo, at napakarami kong kaalaman, master of everything, but have not love, wala kang pag-ibig. Sabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinto kapitulo 13 verse 2, wala kang kabuluhan. I gain nothing, or you have not gained anything. Sabi ni Apostol Pablo, wala pa rin kabuluhan.
ayon sa 1 Corinthians 13 verse 2. So the person with pop-up knowledge feels superior or better than anyone else. So isang taong nasobrahan sa kaalaman, ang kanya pong feeling, siya ang superior, pinakamataas, pinakamagaling, kahit kanino man. So in other words, para siyang hindi na po pwedeng turuan. In other words, he becomes unteachable. Hindi niya siya kayang turuan o hindi mo siya pwedeng turuan. Sasabihin niyo, I am not your student. We are not your students. If someone will help him understand something, he would always say, I am not your student. Pag may nagpapaliwanag sa kanya, tulungan siyang makaalam ng little bit more, sasabihin niya, hindi mo naman ako estudyante, bakit mo ako tuturuan? So, parang ganun po yun. Well, Solomon said in the book of Proverbs 16, verse 18, sabi niya po, Haring Solomon rather, pride goes before destruction, and a haughty spirit before a fall. So, ang kayabangan, nauuna raw bago ang pagkawasak, pagkasira, at pagbagsak. A haughty spirit before a fall. Pag masyobarang yabang, ang mangyayari dyan, pwede ka pang mabuwal, pwede kang mahulog, pwede kang bumagsak. Proverbs 16, verse 18, sabi ni Haring Solomon. Interrupting Paul's defense, Festus said to the Apostle Paul one time, doon sa Acts 26:24, you are out of your mind. Your great learning is driving you insane. So sabi ni Festus, kaharap ni Apostle Pablo nang nagbibigay siya ng depensa sa kanyang sarili tungkol sa pangangaral ng salita, itong si Festus ay nag-react sa kay Apostle Pablo. Sabi ni Festus kay Apostle Pablo sa Acts 26:24, Gawa 26:24, sabi ni Festus, wala ka sa iyong sarili, Paul. Ikaw ay parang nababaliw sa sobra mong kaalaman. So may perception si Festus na ang isang taong sobrang galing, pwedeng masasabing wala sa sarili. O, parang nakakalimutan niya na siya ay tao dito sa mundo at may limitasyon. Yun po ang ibig sabihin doon ni Festus sa kanyang sinabi kay Apostle Pablo, you are out of your mind. Your great learning is driving you insane. So pwedeng mangyari yon sa mga taong masasabi nating pop-up knowledge person. Yung mga taong sobrang tingin sa sarili na sila ay magaling, mataas, sabi, pwedeng sabihin, you're out of your mind. Your great learning is driving you insane. So pwedeng mangyari yan sa mga taong ang tingin nila sa kanilang sarili ay sobra ng galing nila. Wala nang makakatalo sa kanila. Now let's go to the third part of our lesson. The evil results of having knowledge that pops up. Ano po ang resulta kung ang isang tao sa sobra niyang galing, sa sobra niyang pag-iisip na siya ng pinakamagaling, ano po ang resulta niyan? What are the evil results? Alright, let's go to 1 Corinthians chapter 8 verse 2. Ano sabi ni Apostle Pablo using the King James Version? If any man, pwedeng teacher or teacher, think that he knoweth anything, he knoweth nothing as yet he ought to know. So sabi ni Apostle Pablo, kung ang isang tao ay nag-iisip na alam niya ang anumang bagay, dapat malaman niya, he knoweth nothing yet as he ought to know. The more you say that you know, sabi ni Apostle Pablo, the more it will become na wala ka rin alaman sa lahat ng bagay. So when you say you know, there are still many things that you do not know. Sabi ni Apostle Pablo dito sa 1 Corinto chapter 8 verse 2. So if a man thinks that he knows anything, anong bagay, he know it nothing. Wala pa rin siyang alam na dapat niyang malaman. So don't think of yourself very highly. Okay. Ano pa? Sa New Living Translation, the same passage, itong verse na ito, anyone who claims to know all the answers doesn't really know very much. Yun po ang New Living Translation ng 1 Corinthians chapter 8 verse 2. Ang nagsasabi na tao na siya ay alam niya lahat ng sagot sa anumang katanungan, wala pa rin siyang alam. Sabi ni Apostle Pablo sa 1 Corinto chapter 8 verse 2 using the New Living Translation. The knowledge pop-up person will not go down to the level of his hearers or his audience,
that he might win them to Christ. So pag ang tingin ng isang tao sa sarili niya ay napakataas, napakatalino niya, summa cum laude, hindi po siya bababa sa level ng mga tagapakinig niya o kausap niya, kaharap niya, para lang maakay niya sila kay Kristo. Ito po ay kabaliktaran ng sinabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinto kapitulo 9, versikulo 20 hanggang 23. Now look at what Paul said in 1 Corinthians chapter 9, 20 and 23. The Apostle Paul said, "To those outside the law, I became as one outside the law, but not being without law." Sa mga walang kautusan o batas kay Moses, naging parang wala akong kautusan. Nando, or parang nilevel niya dun ang kanyang sarili sa mga taong parang hindi nabigyan ng kautusan ni Moses. "But not without being law." Sabi niya doon sa 1 Corinthians chapter 9, verse 20 to 23. Okay. "Not being without law toward God, but under the law of Christ, that I might win those outside the law." Ulitin ko po, sabi ni Apostol Pablo, sa mga wala sa batas o sa ilalim ng kautusan, naging parang wala rin ako sa ilalim ng kautusan. Hindi naman ibig sabihin na wala ako sa kautusan, kautusan ni Moses, kundi sabi niya, nasa ilalim na ako ngayon sa kautusan, batas ni Kristo, para lamang maakay ko ang mga wala sa batas. In other words, yung hindi under sa Jewish law. "I have become all things to all men," sabi ni Apostol Pablo, "that I might by all means save some." So, naging kapareho kayo, nakapareho ako ng lahat ng tao. "I have become all things to all men, that I might by all means save some. I do it all for the sake of the gospel, that I may share in its blessing." Paul's attitude, therefore, brothers and sisters, was not of pride of possession of knowledge, but of obligation and service. So yung attitude po ng Apostle Pablo, hindi po siya mayabang, hindi siya pagmabataas dahil sa sobra niyang kaalaman. But his attitude was one of obligation of service to humanity, especially sa mga taong gusto niyang maakay kay Kristo. The Apostle Paul said also in the book of Romans chapter 1, verse 14, he said, "I am under obligation both to the Greeks and to barbarians, both to the wise and to the foolish." So ang kanya pong attitude was not because of pride, hindi dahil sa sobra niyang kaalaman, kasi ang kanyang attitude sa kanyang nalalaman tungkol kay Kristo was more obligates of obligation and service. In other words, obligasyon niya. Serbisyo ang pinag-uusapan dito, kaya sinabi niya dito sa Romans 1:14, "I am obligation." May katungkulan ako. May obligasyon ako sa mga Griego, sa mga barbaro or barbarians, both to the wise and to the foolish. In other words, hindi siya namimili. Lahat ay obligated siya, dapat niyang pagsilbihan, according to Romans chapter 1, verse 14. Ulitin ko po yung verse na yun. "I am under obligation both to the Greeks, to the barbarians, both to the wise and the foolish." Kahit sobrang kaalaman niya, hindi po siya nagmayabang, hindi po siya nagmapuri. And 2 Corinthians, or rather in 2 Chronicles chapter 26, verse 18, meron pong kwento dito. Ito po ay kwento ni King Uzziah sa Old Testament. Sabi doon sa 2 Chronicles 26:16, ganito pong sinasaad. King Uzziah was described as, when he was very strong, he grew proud, but he grew proud to his destruction. He was unfaithful to God and entered the temple of the Lord to burn incense on the altar of incense. Ano pong ginawa ni King Uzziah? Ang may obligasyon po ay magtrabaho sa templo ay mga pare, mga saserdote. They are the ones obligated to perform, to burn incense inside the temple, doon po sa templo ng Jerusalem. Pero anong ginawa nitong si King Uzziah? Uzziah, U-Z-Z-A-I-A-H, no? Uzziah, hindi po Uzziah. King Uzziah, sa ikalawang Kroniko 26:16,
was described as when he became strong, naging malakas siya, sobrang naman ang yabang. At ang kayabangan niya ay nagatid po sa kanyang pagkasira, pagkawasak bilang isang hari. And of course, God himself disciplined him. Pero sabi dito, anong ginawa niyang kasalanan? He was unfaithful to God. And he entered the temple of the Lord to burn incense on the altar of incense. Hindi niya po trabaho yun. Pero sa sobrang niyang yabang, sobrang niyang kaalaman na siya ang pinakamagaling na hari, pumasok siya sa templo ng Jerusalem at siya po nagsunog ng insenso doon sa loob ng templo, doon sa altar. At hindi po niya obligasyon yun. Obligasyon po yun ng pare, serdote. So that what is happens, brothers and sisters, when people become so proud of their knowledge, they reject God's law. They think that they are better than God. Actually, mamaya po mayroon tayong example dyan sa ating pagtatapos. So, the evil results of having knowledge that pops up, alam po natin, narinig na niyo. Number four, and the last part of our lesson, the remedy for knowledge pop up people. Ano po ang remedyo sa mga taong sobra ang yabang dahil sa kanilang kaalaman, sobrang pagmamataas, sobrang pagpalalo, at sinasabi nila, I am the greatest. Walang makakatalo sa akin. Alam ko na ang lahat. Yun po ang pop-up person. Sobrang kaalaman. Of course, the Apostle Paul was not like that. Actually, sa 2 Corinthians 12, sabi ni Apostle Pablo, to make me humble, God gave me a thorn in the flesh, a messenger from Satan, because of the mysteries, the knowledge, and I have even come to the third heaven. But God gave me the thorn in the flesh. So in other words, God is saying, or the Apostle Paul is saying, kapag sobra ng kalaman mo at para huwag kang maging mayabang, God will give you a thorn in the flesh, a messenger of Satan, something that will afflict you. And Paul asked God in 2 Corinthians 12, three times, natanggalin yung thorn in the flesh and messenger of Satan so that he would not be suffering. But God said to him, my grace is sufficient for you. For you become strong, when you are weak. Because when you are weak, you will rely on God and not on yourself. Yun po sabi ng Panginoon Diyos sa 2 Corinthians chapter 12. Now let's go continue. The remedy for knowledge pop up people. Jesus said in the book of Matthew 23 verse 12, ano sabi ni Kristo? He who exalts himself shall be humbled, and he who humbles himself shall be exalted. Alalahanin po natin yung sinabi ng ating Panginoon. Ang nagmamataas sa kanyang sarili ay ibababa ng Panginoon. Subalit, ang nagpapakababa, nagpapakumbaba, yun po ang itataas ng Panginoon. So baliktad po, sa tao, pag marami na silang alam, nagiging mataas ang kanilang tingin sa kanilang sarili. At ang tingin nila sa mga nasa baba, maliit na lang. So sila yung malalaki. But in the Word of God, Matthew 23 verse 12, sabi pa rin ni Kristo, he who exalts himself shall be abased or shall be humbled, and he who humbles himself shall be exalted. Baliktad po, sa tao, pag sobrang yabang, tingin niya sa sarili mataas. Pero sa Panginoon, when you humble yourself, the Lord will be the one to exalt you. But when you exalt yourself, the Lord will be the one to humble you or abase you. Matthew 23 verse 12. Ano pa sabi ng Panginoon? The Lord's brother in the book of James chapter 4 verse 6. Santiago 4:6. Sabi ni Santiago, God resists the proud but gives grace to the humble. Ang Panginoong Diyos po ay kinakalaban, kinakaaway, kinapuputaan niya ang mga mayayabang, ang mga mapagmataas. Subalit nagbibigay po siya ng biyaya, grasya sa mga mapagpakumbaba. James chapter 4 verse 6. Of course, quoted po yun sa Old Testament. God resists the proud but gives grace to the humble. And then again, Solomon said in the book of Proverbs 16 verse 5, the wise man Solomon, although hindi naman siya perfecto, marami rin siyang pagkakamali. But Solomon said, the proud in heart is an abomination to the Lord. Though they join forces, none will go unpunished. So in other words, yung mga lahat ng proud ng mga tao, lahat ng mga mapagmataas, lahat ng mayayabang,
sa kanilang puso at pag-iisip. Anong sabi ni Haring Solomon? They are an abomination to the Lord. Napupuot ang Panginoon Diyos sa kanila. Kahit sila ay magsama-sama, none of them will go unpunished. Sama-sama mo kayo, kalabanin yung Panginoon. Hindi magtatagal at kayo rin ay parurusahan. Sabi ni Haring Solomon sa Proverbs 16 verse 5. Ulitin ko po yung verse na yan. Proverbs 16 verse 5. Sabi ni Haring Solomon, "The proud in heart is an abomination to the Lord. Though they join forces, none will go unpunished." Huwag po natin kalimutan Proverbs 16 verse 5. Now, the only solution, therefore, brothers and sisters, or remedy for knowledge pop-up persons, mga taong sobra ang tingin sa sarili, na sobra silang magaling, parang inilis sa kanila, suma cum laude sila sa lahat ng bagay. The remedy is to humble himself before God. So, wala pong remedyo dyan, kundi magpakababa ka. Kung hindi ka magpapakababa, ibababa ka ng Panginoon mismo. Marami pong example sa Biblia. And one of them, of course, is Herodes, or Herod. He was so proud of himself. People were calling him, he is the voice of God. But what did God do? He killed him. God killed him. Acts chapter 12. The papa person must submit himself to God. James 4:7. Ano sabi ni Santiago? Ang mga matataas na tao ang pag-iisip sa sarili, sa sobrang yabang, dapat ay magpailalim sila sa Panginoong Diyos. They should recognize their own weaknesses. They should stop fighting against God and other believers. Yan po ang nangyari kay Satanas. We should be recognizing his own weakness. Satanas, hindi niya na naisip yun. Some people also do not think that they are weak. They become too proud. They are strong. They can fight. But they should stop fighting against God and other believers. Why? Because the Lord himself will humble them. Ano pa sabi ni James chapter 4 verse 7? Sino ba ang pinanggagalingan ng kayabangan ng tao at kapalaluan? It comes from Satan. So sabi ni Santiago, James 4 verse 7, resist the devil and he will flee from you. And of course, ang opposite po ng resistance is to draw near to God, and God will draw near to us. James chapter 4 verse 8, sabi ni Santiago. And then, of course, you cannot draw near to God, you cannot resist the devil, if you will not cleanse your hands and purify your heart. So ano pong remedyo sa mga taong sobrang yabang? Sabi ni Santiago, James chapter 4 verse 8, cleanse your hands, purify your hearts. Ano pong ibig sabihin niya mo? Hindi po literal yan. Nalilinisin mo yung puso. Ibig sabihin, humingi ka ng tawad sa Panginoon and the Lord will forgive you. Humble yourself. Purify your hearts. Magkaroon ka ng honest intention, pure motives in dealing with people, and of course, be humble. Ano pa? James chapter 4 verse 10, mismo sinabi ni Santiago, humble yourself in the sight of the Lord and He will lift you up. Ibaba mo yung sarili mo sa harap ng Panginoon at siya mismo ang magtataas sa iyo. Yun po ang sinabi ni Santiago 4:10. The knowledge papa person must always remember that no one has a monopoly of knowledge. Kahit ikaw ang pinakamataas na IQ sa buong mundo, you will not know everything. Ano sabi ng Panginoon kay Job? Sa Book of Job, sobra tingin ni Job kumisan sa sarili niya. Sabi niya, "Why, Lord, why did you make me suffer? I have been faithful to you. Why did you make me suffer? I cannot understand." So sabi ng Panginoon, "Job, where were you when I was making the world? I was making the stars, the planets, and everything in this world. Nasaan ka? You're just a little thing." Ano sabi ni sa Book of Psalms? "What is man that thou art mindful of him? You even made him a little lower than angels." And of course, the best example of a person who has popped up, or a being, hindi pa person, hindi po sa tao, is a spiritual being, an angel actually. Tawag sa kanya primero, Lucifer, means the angel of light, or the shining star. But what happened to Lucifer? He became so proud, he wanted to become like God. And he wanted to be worshipped.
by the angels in all creation. So anong ginawa ng Panginoong Diyos? Sa book of Isaiah chapter 14, verse 12, 16, 17, and the book of Revelation chapter 12, verse 7 to 9, although figurative yan, pero it applies to Satan. Former Lucifer, God expelled him from heaven because of pride. Pinalaya siya ng Panginoon Diyos sa langit dahil sa sobrang kayabangan. Kayabangan sa kanyang katalinuhan, kayabangan sa kanyang kagandahan, at ano pa mang maganda sa kanya. Pumasok po sa kanyang ulo at inisip niya, he becomes like God. In fact, when he tempted Eve, sabi niya kay Eva, if you will eat of this fruit, you will not surely die, but you will be like God. Magiging katulad ka ng God. So mga taong ganyan po. So the only solution or remedy for knowledge, papa person, is to humble themselves before God. Sa ating pong pagtatapos, mga kapatid at mga kaibigan, narinig po niyo yung leksyon tungkol sa pop-up knowledge person. Marami pong ganyan ngayon. Hindi lang po sa iglesia ng Panginoon. Sa iba't ibang parte ng mundo. In all kinds of level, education, politics, business, etc. Nandun po yun sila. So sabi ni Apostle Paul, Romans 12 verse 3, Paul's message to the knowledge pop-up person is as follows. For the grace given to me, I say to everyone among you not to think of himself more highly than he ought to think. Napakaganda po ng mensahe ni Apostol Pablo. Romans 12:3. Ano sabi ni Pablo? Sa biyaya na naibigay sa akin, sinasabi ko sa lahat sa inyo na huwag isipin ang kanyang sarili ng sobra sa kanyang tinatawag na level. That he ought to think, he should not think of himself so highly. Huwag niya masyadong isipin na siya na ang pinakamagaling, pinakamataas. At ang lahat nakaharap niya ay under sa kanya, inferior sa kanya. Please remember Romans 12 verse 3. Sabi ni Paul, for the grace given to me, I say to everyone among you not to think of himself highly than he ought to think. But to think with sober judgment. Ano ibig sabihin ng sober judgment? Mag-isip ka. Isipin mo yung sarili mo. Be serious. Each according to the measure of faith that God has given him. Ang bigay ng Panginoon Diyos ng lahat ng biyaya sa tao. Yung iba, konti, mas malaki konti. Pero when you are given more, please remember you have more responsibilities. For with great power comes great responsibility. Yun po ang gusto ng Panginoon. The more you have received, the more you have to give, and the more you are responsible for what is given unto you. To those who have not yet humbled themselves, sa ating pong pagtatapos, mga kapatid at mga kaibigan, if you think that you are still saved before the sight of God, hindi ka pa sumunod kay Kristo, please remember that if you will not humble yourself before God, accept that you are a sinner, accept that you believe in Christ and be baptized to be saved, to be condemned. Ano sabi ni Kristo? Mark 16:16, he who believes and is baptized shall be saved, but he who does not believe will be condemned. Ang naniniwala, nababautismuhan, ay maliligtas, subalit ang hindi po sumasampalataya ay parurusahan. Marcos 16:16. Again, the Apostle Peter said in Acts 2:38, sabi ni Peter, repent and be baptized for the forgiveness of your sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. So, magpabautismo kayo, magsisi kayo sa pangalan ni Kristo, at ang inyong mga kasalanan ay patatawarin, at tatanggapin nyo pa rin ang kaloob ng Espiritu Santo. Now is the acceptable time. Today is the day of salvation. Ngayon po ang araw, ngayon ang panahon. Kung kayo po ay wala pa kay Kristo, kayo po ay inaanya naming lumapit kayo kay Kristo, maniwala, magpabautismo, pagsisihan ng inyong mga kasalanan, mahugasan, at tatanggapin nyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Meron pong invitation ng ating Panginoong Jesucristo na palagi kong binabanggit sa aking radio program, of course dito sa YouTube. Christ is inviting everyone who is heavy laden with pride, to come to Him for spiritual rest. So, lahat po ng tao ay inimbitahan ni Kristo, lalo na ang mga taong mabigat ang kalooban, mabigat ang puso sa sobrang yabang na wala silang kasalanan
at tatanggapin sila ng Diyos sa kanyang karen. Yun po ang kinaimbita ni Kristo. Ano sabi ni Kristo? Matthew 11:28 to 30. Come unto me all ye that labor and are heavy laden with sin, the sin of pride, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your souls. For my yoke is easy, my burden is light. Mag-pray na po tayo, mga kapatid at mga kaibigan. Let's pray. Our Father God, we thank you for the message that we have heard. Nawa po ay naunawaan ng mga listeners and of course subscribers. We pray, O Lord, that please make us humble to accept our weaknesses, our sins, and to come to you for forgiveness and for lifting us up spiritually through thy Son, Jesus Christ. We ask thee to bless all the followers, subscribers, and listeners of this program. We ask the Lord to cleanse us from our sins as we also forgive those who trespass against us. Through Christ we pray. Amen. 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 Praise the Lord, for he is glorious. Never shall his promise fail. God is victorious. Sin and death shall not prevail. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. 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 Praise the Lord of our salvation. Host on high his power proclaim. Heaven and earth and the earth and all creation. Lord, and magnify his name. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Inyong napakinggan ang programang Know Your Bible. Alamin ang inyong Biblia. Hatid sa inyo ng World Radio International and is supported by Church of Christ.